friends with benefits. Ano na? Okay lang ba ang friends with benefits? Yan ang ating bibigyang linaw sa video na ito. But before we continue, don't forget to hit the subscribe button at yung notification bell para lagi kang updated every time na mag-upload ang inyong mag-iisang Kuya Mael ng kanyang panibagong video tulad neto. Let's go mga katambay! Okay. So gusto ko lang linawin sa mga nagme-message sa akin sa ating Facebook page na laging nagtatanong kung may bayad ba yung paghingi ng advices sa akin. Wala pong bayad, libre po. Kaya nga lang, medyo matatagalan dahil sa dinami-dami ng nagme-message sa akin, iisa-isahin ko talaga at minsan hindi ko na nakikita yung mga messages nyo kasi natatabunan sa dinami-dami ng nagme-message sa akin. And isa sa very common na topic or sineshare ng mga kaibigan natin sa akin is that nagkaroon sila ng mga kaibigan na sabihin na natin na may nangyari, yun nga lang ang problema, yung lalaki ay ayaw mag-commit sa babae na yon. Ayaw ko magbanggit ang pangalan dahil medyo marami-rami din sila. And ang gusto lang ng lalaki na yon ay hanggang sex lang. Sex lang. Ayaw niya ng commitment. Ngayon, ang nangyayari dito, and very common na nangyari is that very affected yung mga babae. Okay? Medyo hindi na sila makafocus sa kanilang studies, yung iba sa trabaho. Kasi naguguluhan sila sa kanilang situation. Kaya nag-ask sila ng payo sa akin, anong dapat nilang gawin? And okay lang ba ang magkaroon ng friends with benefits? Oh, wow! Ano yon? Tikiman lang. Okay. So, ito ang sagot ko. Hindi po okay ang magkaroon ng friends with benefits. Ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit. Ang friends with benefits, ang laging talo dito ay babae. Babae. Lalong-lalo na kung walang commitments ang nangyayari, kundi landian lang, haplusan lang, sapakan lang ng puwet. Ano pa ang mga ginagawa nyo? Last lang yon, kalibugan lang yon, and wala pong love na involved. Okay? So bakit laging talo ang mga babae? Dahil kapag may sex na nangyayari, ang body ng mga babae nagre-release ng hormones wherein nagkakaroon sila ng feelings sa lalaki na yan na hindi nila ito maipaliwanag, hindi nila ito makontrol. Kaya nga, may nababalitaan ba kayo na naging sex slave or maybe sa real life story ng mga movie, and then yung babae na yon or yung mga babae na yon ay na-inlove sila sa lalaki na gumawa ng mga kababuyan sa kanila. Dahil ang katawan ng babae nagre-release ng hormones that they feel good, they feel in love, deeper and deeper yung kanilang feeling sa lalaki na yan when sex involved. Compared sa lalaki, hindi po ganun ang situation. Okay? So para mas maintindihan nyo pa, ang mga lalaki, madali silang maakit, madali silang maaros. Compared sa babae, talagang magpapakahirap pa kaming mga lalaki na manghaplos-haplos sa lahat ng parte ng kanilang katawan bago sila maaros, or talagang very kailangan namin mag-effort na bulungan ng mga matatamis na salita bago pa yan maaros. Pero ang nangyayari kapag ang lalaki ay nalabasan na, kahit nakahubad ka pa sa harapan niya, kung nalabasan na yan, nababawasan yung kanyang gana, yung kanyang excitement na hindi na tulad ng dati. Compared sa babae, kahit nalabasan ang babae, tama po ba, ay gusto nyo pa rin more pa. That's it. Kaya laging talunan ang mga babae dahil gusto pa nila. Mas matagal talaga mag-subside ang kanilang feelings. Compared sa lalaki, kapag ayaw na niya talaga. Swerte mo kung gusto niya pang itutuloy, pero hindi na tulad ng dati yung kanyang excitement. Kaya nga sabi ko, laging talunan ang babae. Okay? Ang sex guys, hindi yan passionate kung walang love na involved, okay? Ang sex lang na sex ay lasyon or kalibugan. Dahil ang sex na love ay passionate yan. Yan talaga yung masaya, yung talagang mararamdaman mo na hindi lang yung sarap, kundi mararamdaman mo yung bawat init ng kanyang katawan, yung bawat salita ng kanyang sinasabi, mararamdaman mo yon. Passionate yon. Compared sa kalibugan lang, wala. Hindi talaga masaya yon, okay? Although, makaraos ka, pero you cannot really enjoy. You cannot feel the essence of sex. So, it's not okay to have sex with friends or to someone na wala namang kayo or hindi mo asawa. Okay? Kasi, you know, bumababa lang yung dignity mo. Bumababa lang
yung respeto ng isang lalaki sa'yo, kaibigan. Ha? Alam mo, yung lalaki na yan, kapag ganyan lang yung situation nyo, ipagmamayabang niya sa kanyang mga kaibigan, sa kanyang mga tropa na nagalaw ka, nasisira lang yung dignity mong babae. Kaya nga sabi ko, laging babae ang talunan sa sex with benefits. Okay? So, balik tayo sa topic na ang babae nga naman ang mostly na nafo-fall or nagkakaroon ng deeper feeling sa lalaki. Balik tayo sa topic na yun. Dahil sa nafo-fall ka, umaasa ka ng commitment. Umaasa ka ng more from him. Wherein siya, kaibigan nga lang ang turing niya sa'yo. Sex lang ang habol niya sa'yo. Walang commitment na mangyayari. Madi-disappoint ka, masasaktan ka. Kaya kapag nagkamali ka na habang maaga ka pa, tigilan mo na. Wala kang maasahan sa relationship na yan. Okay, so sabihin niyo sa akin, kuya, wala bang pag-asa na magkakatuluyan kami? Diba, merong movie na Friends with Benefits. Yes, merong movie. Merong movie yon. Bakit mo pa isusugal yung sarili mo, yung katawan mo sa hindi ka namang sigurado na situation? Bakit ka pa magsusugal? Okay? So kung nakaraos ka, kumusta? Kapag nakaraos ka, na ano ng feeling mo? Diba? Mag-expect ka pa ng more from him, pero madi-disappoint ka dahil hindi niya yun may bibigay dahil magkaibigan lang kayo. Mm-hmm. Hindi mo pa sa asyawa. Ganyan lang ang habol niya sa iyo, kaibigan. Kaya habang maaga pa, mag-walk out ka na dyan. Sa bilangguan mo na yan. Dahil yung lalaki ang nagbe-benefits lang dyan. That's it for today's video. Maraming salamat sa mga patuloy nagsusuporta at nagmamahal sa akin at sa mga hindi makasubscribe na mga followers natin na galing sa Facebook. Search nyo na lang, punta kayo sa YouTube and then search nyo Tambayan ng Mael and dyan po kayo magsusubscribe. Okay? So maraming salamat. I love you all and ingat po kayo palagi, mga katambay. Mwah! I love you. Bye-bye!